Lakad-lakad muna ako dito, guys. Madaling araw ngayon, guys. Mga 2 AM na. Tingnan ko nga. 1:40 AM in the morning, guys. So naglalakad-lakad muna tayo dito around dito lang sa Cubao sa mga gateway. Tingin-tingin lang ako, guys. Actually, madalas ko naman itong ginagawa, guys, kapag gusto kong mag-jogging. Ito nga pala, guys, yung BS ko, guys. Papakita ko sa inyo. Teka lang. Then, medyo magaan kasi ito gamitin. So, pinapataas ko muna yung temperatura ng katawan ko, guys. Kaya naglalakad-lakad muna ako para mamaya dire-diretso na yung jogging natin. So usually ang pinaka destination lang naman talaga natin is from Cubao, simula Cubao, from Cubao hanggang Katipunan. Yan, tapos pabalik ulit. So ngayon mayroon tayong mahabang oras na tatakbuhin. Mayroon tayong mahabang oras ngayon at solong-solo natin yung oras natin ngayon, guys, legit. So, update ko kayo mamaya, guys, kung bakit lumabas ako ng madaling araw. Kasi meron tayong pag-uusapan, guys. And I would like you, everybody, or everyone. So, malaman nyo yun. So, mamaya, update ko kayo. Kita-kita tayo mamaya, guys, no? See is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real time. Talk about the real climb, passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5. Taking back my fucking life, I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, let's go. Situation natin ngayon, guys. Gusto ko na ipaalam sa inyo kasi para malaman nyo rin na hindi lang magagandang bagay, magagandang karanasan yung nararanasan namin dito sa Metro Manila. Totoo, meron akong trabaho. Meron din kaming nauwi ang bahay. Pero ganito kasi yung nangyari. Diba? Matatandaan natin nung December 25, ating gabi, hanggang madaling araw, sinugod namin sa ospital yung isa kong ka-boardmate. Yung boardmate ko na yon, hindi lang boardmate yung turing sa kanya. Kasi simula high school, magkakilala na kami. Simula college, magkakilala na kami, guys. And batchmate ko rin siya, kaklase ko rin siya. Sabay rin kami nag-graduate nung college kami. Sa madaling sabi, malalim din yung ugnayan namin, dalawa. Diba? Hindi lang bilang magkaibigan, kundi mga kaibigan ko kasi, parang kapatid ko na rin yung touring ko sa kanila. Kapag nagkakasakit sila or may nangyayaring kakaiba or may nangyayaring mali sa kanila, is nalulungkot talaga ako. Diba? Nalulungkot talaga ako. Ngayon, to make the story short, sinugod namin siya sa ospital. Ngayon ay hindi na muna siya makakabalik sa amin or sa boarding or sa bahay na tinitirhan namin ngayon kasi umuwi siya ngayon
sa probinsya namin, which is Bicol. So mangyayari, dalawa na lang kami nung isa ko pang boardmate na maninirahan dito sa Metro Manila at magtatrabaho. Ngayon ang iniisip namin is mataas yung cost of living kasi 7,000 yung bayaran namin sa boarding, di ba? So supposedly dapat tigto 2.5 lang kami, and then umaabot ng nasa 300 yung tubig at kuryente namin, pinag-ahati-hatian. So bali dapat mga nasa, bali kami na lang dalawa nung isa ko pang kasama yung sasalo ng lahat ng gastusin namin sa bahay. So tinry kong computein yung maaari kong kitain sa pagtatrabaho, and then possible na medyo sapat lang, or possible din na magkulang din. But anyway, hindi pa nangyayari yung sitwasyon, pero pinaghahanda na namin, di ba? Hinahanda na namin yung sarili namin, ano yung magiging reaction namin, ano yung magiging solution namin dun sa sitwasyon na yun, paano namin siya harapin yung sitwasyon na yun, di ba? So nakakalungkot man isipin, pero kailangan namin yung harapin dalawa. At alam ko naman na ginagabayan kami ni Ama, Jesus na yun. And then mas inaalala ko pa rin yung tropa ko na yon na nagkasakit. So hindi ko na pwedeng i-discuss yung kung ano yung naging sakit niya, di ba? Ilang araw na ako guys na balisa, ilang araw na rin akong frustrated, and then hindi ko alam kung sa namin huhugutin yung, di ba, mga pambayad. May hinulugan pa akong laptop ngayon guys, pero apat na hulog na lang naman yung laptop ko. Pwede ko naman yung ipagpaliban kasi sa mga susunod na buwan pa yon bago hulugan ulit. So pwede ko pang mas i-priority yung sitwasyon na mangyayari, di ba? Kaya sa inyo ako kumakapit, humuhugot ako ng lakas sa mga followers ko and sa mga subscriber ko sa YouTube at sa Facebook. And syempre, yung pinaka-source ng power ko talaga or yung enerhiya ko talaga is si Lord. Legit yan guys, kahit napuprustrate ako sa trabaho kasi mataas yung dapat na percentage ng performance namin na maging consistent kami doon, which is alam naman namin na yun talaga yung standard para makapagpatuloy kami sa trabaho. And committed pa rin ako doon guys, hindi pa rin ako nawawala sa commitment doon, and then nakikipag-ugnayan pa rin naman ako sa aming team leader kasi hindi kami pwedeng gumalaw ng pansarili lang, kailangan ang galaw namin ay isa kasi we are a team. Yan yung mindset namin, we are a team. So kaya sa mga gantong sitwasyon guys, sa lahat ng sitwasyon by the way, ang pinagkakatiwalaan ko ng lubos dito is yung creator natin, which is si Lord, in Jesus name. Siya yung pinagkakatiwalaan ko kasi hindi ako maaaring basta-basta magtiwala sa kapwa-tao ko, diba? Kasi ang hindi lingit sa kaalaman ng lahat, ang hindi alam ng tao ay siya yung nakakaalam. Legit, ganyan siya gumalaw sa buhay ko. Kapag mali yung ginagawa ko, kinukorek niya ako, binibigyan niya ako ng mga sitwasyon, which is nagkakaroon ako ulit ng motivasyon na harapin yung sitwasyon na yun. And mas nagiging matatag ako dahil sa kanya. Kasi sabi ko, Lord, patatagin niyo ako, palakasin niyo pa yung kalooban ko kasi malayo ako sa pamilya ko. Malayo ako sa family namin. Wala akong basta-basta mahuhugutan dito ng lakas, kundi siya. Siya yung kakapitan ko sa lahat ng bagay dapat. Which is, yun talaga naman dapat ang narapat, di ba? Bigat ng sitwasyon, guys. Legit yan. Pero kung ganito na, sobrang bigat ng sitwasyon or mabigat man yung sitwasyon talaga, hindi natin kayang ipaliwanag sa sarili natin, sa kanya tayo humingi ng mga dapat nating gawin, which is yun ang narapat guys, legit. Saka there are times din guys na kapag hindi na natin alam kung saan tayo huhugot, especially pagdating sa financial, darating sa panahon na may isip mo, kailangan kong gawin yung mga mali para magkaroon ako ng, para masolusyon ko yung financial problem. Which is, meron ng mabigat na sitwasyon, dadagdagan mo pa ng mali, lalo lang yan bibigat guys, di ba? Lalo lang yan bibigat. So, kaya ngayon, kaya ako lumabas ng boarding, lakad-lakad ako dito, reconnect muna ako sa nature. Which is, natural ko naman itong ginagawa kahit nung nasa Bicol pa ako, when I experienced
difficulties, when I experience frustration, pag sobrang bigat na ng sitwasyon, kapag sobrang bigat na ng kalooban ko, guys, alis muna ako ng bahay, hawak ako ng motor, punta muna ako sa dagat, isip-isip muna ako, and then lagi ko siyang kinakausap, guys. Lagi ko siyang kinakausap. Diba? Pasalamat pa rin ako kay Ama kasi meron pa kaming nakakain. Meron pa kaming nahihigaan. Nakakatulog pa kami ng maayos nung kasama ko. And then, meron pa kaming trabaho. Diba? So, isa pa yan sa mga maaaring mangyari. Possible na pinapahayag ko kung paano siya gumalaw sa buhay ko. Possible na susubukin niya pa ako. What if kunin ko kaya ang trabaho nito? Alisin ko kaya to sa kanya? Magiging tapat pa ba siya sa akin? Diba? Yan yung maaaring mangyari. Or yan yung maaaring sitwasyon ulit. Diba? Na ibigay niya sa akin. Diba? Kaya, hinahanda niya naman talaga ako, guys. Diba? Hinahanda niya naman ako dun sa mga mangyayari. Ay. Sana na nakuha nyo yung point ng video na to, guys. Sana nakuha nyo yung gusto kong sabihin. Sana ay naramdaman nyo kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Diba? Kunting pagsubok pa lang yan. Ilang buwan pa lang akong wala sa pamilya namin or sa bahay namin. Sobrang dami ko nang na-experience, guys. Legit. Ang dami. I know. Almost 8 months na akong wala sa bahay. Almost 8 months na akong nakikipagsapalaran malayo sa bahay namin. 12 oras maigit yung layo ng bahay namin, guys. Layo ng probinsya. Pero gusto ko talaga dun manirahan. May maayos na akong, kapag maayos na yung YouTube channel natin, kapag maayos na yung Facebook page natin, or kapag meron na tayong maayos na at stable na job, uwi na tayo sa probinsya. Doon na tayo mag-uumpisang muli. Diba? And I'm excited for that, guys. Legit. Tapos na ako, guys, mag-jogging. And naka-uwi na rin tayo. At as you can see, nakapag-prepare na tayo para matulog. At ito, nakapajama na ako. Hey, so, nakapajama na ako, guys. Yan, nakaprepare na tayo matulog. So, matutulog na tayo kasi yung kasama ko, guys. Yung kasama ko, tulog na. Ayan. Tulog na yung kasama ko, guys. Ayan, nandyan siya. Asa nga? Ayun, tulog na siya. Ayan. Diba? So, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Sama-sama muli tayo sa isa namang panibagong vlog na aabangan nyo. Just comment, like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you.